yap, gibi yap, gibi yap. Kabayo. Okay. Model ng blue. Okay, okay. Okay, cheers muna tayo. Cheers! Ano naman kasi ng January? Umabot ng January 57. Grabe ka naman. Parang 3 months. Alam mo, hindi, natagalan ka lang sa January kasi iniinda mo pa yung gastos mo nung December. Correct. Oo. Hindi ba? Hindi ka makatulog ng mabuti kasi magbabayad ka na. Si Judith. Okay. Judith. Judith na Judith. So ngayon, dahil buwan ng Pebrero, marami sa ating mga topic may kinalaman sa puso, relasyon, pag-ibig, at ang pagiging lapastangan. Ayan, papalo natin. Cardio, magkano tayo na pag-uusap natin yung mga how to take care of your heart, cholesterol. Pwede rin. Okay, so yan. Today, pag-uusapan natin lahat yan kasi number one, pag-uusapan natin, ano ang gagawin mo kapag nahuli mo ang iyong jowa na hindi niya alam na nahuli mo na pala siya? Sabi sa inyo what's the best thing to do kapag nahuli mo nga pero hindi niya alam na alam mo? Ay, ang galing. Oh, eto pa. Anong edad dapat ikasal ang isang babae at lalaki? Oh, pati! 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 So ready! 35! Pati, tatlong edad ka, di ba? Ah, marami tayong mga opinion dyan. At ang pangatlo, ang mga beauty pageant ba ay nakaka-exploit o nakaka-empower ng babae? Thank you. Ang ilaman nyo lahat, wag lang yung swimsuit, okay? Yan ang sinasabi ko eh. Yan ang abang sinasabi ko eh. Wag nyo pakailaman yung don't fix pag hindi man broken. Pero ito na nga, syempre naman tayo sa first topic natin. Ito yun eh. Malalato, ano ba ang kailangan mong gawin kapag nahuli mo ang partner mo na may ibang kinakalaguyo? Pero ang twist niya na, ikaw ba ay mananahimik na lang? Ha? O manunugod ka ba? O tahimik ba? O manunugod? O gigilitan mo ng leg, tututukan mo ng baril? No violence, please. Parang iba yung mga reaksyon nyo kanina. Ha? O, kaya mamaya natin malalaman ang mga totoong reaksyon itong mga magagandang kasama ko dito at guwapo. So panoorin nyo muna to. Madalas na mitsa ng away mag-asawa at mga nagsasama ang problema sa pera. Meron ding sumbatan sa gawaing bahay. Napakasimple lang ginagawa ninyo. Pero paano kung ang partner mo nakikipaglabing-labing sa iba? Palalagpasin mo ba ito? Pipiliin mo bang manahimik muna? Marami sa nakausap namin ang nagsabing kinikim-kim ang pangangaliwa ng kanilang partner. Ito'y kahit patagos sa puso ang sakit. Nangyari sa akin, nahuli ko siya. Patay-mali siya lang ako kahit na naglolo ko siya kung saan sila pumupunta. Yung tibok ng dibdib ko, nasasaktan na ako. Nung nasa pier siya, sa international, pag tinanong ko sa Cabo kung nasan yung mister ko, nandun lang. Natutulog sa barko pero wala pala siya doon. Nandun siya sa bahay ng babae. Para naman sa ilan, goodbye na agad at walang explain-explain. Ayoko nang maruming laro ng pag-ibig. Mananahimik lang ako at I will just walk away. Hindi ko siya bibigyan ng privilege para mamili pa. Kasi diba siya na ngayon nagloko, siya pa yung mamimili. Ako naman, pipiliin ko yung sarili ko. Ipapaalam ko sa kanya, i-confront ko. Kasi para sa akin yung relationship, kailangan ng malinaw na communication. So aalamin ko kung ano yung nangyari. Kasi feeling ko lahat naman deserve ng second chance. Pero pag wala akong nakikitang sincerity, that's the end of it. Kasi para sa akin, hindi ka tanggap-tanggap yung hindi loyal na partner sa buhay. Ang radio host at love advisor na si Stanley Chi, stalking skills ang payo. Take your time daw at magpapaka-detective hanggat hindi alam ni partner na nabisto mo na siya. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pag nahuli mong may kalaguyo, yung asawa mong may kalaguyo, iiyak mo muna pero kung paalam dun sa sota or asawa mo. Iiyak mo muna, confide sa kaibigan or sa kapamilya or sa kapatid. And then, unti-untiin mo na. Kung may utang sa iyo yung sota mo or yung asawa mo, singilin mo na. Yung mga kung meron ka na ibigay na mahal, bawiin mo paunti-unti. Yung mga nangangaliwa, kadalasan di umaamin. Hanggat hindi mo nahuhuli sa akto. Na minsan ka nakapatong na, hindi pa umaamin yan. Makipag-iwalay ka ng maayos at pagka kailangan ng demandahan, meron ka, kumpleto ka sa mga proof.
may pictures ka, pa-detective mo, huli mo sa loob ng ano ng motel, pumasok, picturean ninyo, 'di ba? I-video ninyo. Nung una, pwede silang humingi ng assistance ng ating women's desk. Ang ganitong seryosong kaso ay araw-araw nang naririnig ni Police Major Yudi San, guilt yan ng PNP Women's Desk. May mga pagkakataon pa nga daw na kahit huli na sa akto, nagde-deny pa. Ay! Maraming complaints na ganito sa Women's Desk namin. Usually yung mga nahuli nga nila yung sister nila na may iba kasama in hotels. And may kaday o kaya may nakikipagkuhabit na sa ibang babae. Kinakaso usually ay yung RA 92, yung violation ng RA 92 or violence against women and their children on the grounds na merong psychological violence na in-inflict sa kanila. Wait, man! Paliwanag ako! Ibigan ko lang to! Ikaw, ano ang kaya mong tanggapin kapag nahuli mo ang partner mo na may kalaguyo? Gyera na ba ito? O aatras na lang? Pag-usapan natin yan dito sa TikToks! Okay, ang galing umarte ng mga ano ha, ng mga talent. Yeah! Oh. Feel na nila. Sandali, sandali muna, bago tayo pumunta sa usapan na nahuli na, gusto ko munang magkaroon tayo ng disclaimer. Kasi minsan, mga nahuli, di naman talaga sigurado rin yan eh. Halimbawa ako, pagpapatawid ako sa daan, may nakasabay akong babae. Oh. Gentleman ako eh. Oh. Siyempre, hawak-hawakan ko yung sa tinatawid ko lang. Pag nasa lubong ako ng asawa ko, habang tinatawid ko yung babae, huli ba yon? Ano ba? Pumasok na ng motel, nakita mo ba yung video? Minsan, pumapasok sa motel para mag-ocular. Pero ito, hindi ito ang tanong ko kay Alex. Ang lalaki ba talaga? Talagang nasa DNA na ninyo, pagka pinanganak kayo, talagang deny and deny until you die? Yes! Uy, sandali ah! Sandali! De, tanong lang naman. Makanyo kayo, ay lang problema sa mga babae. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Alam niyo ba na biktima ako niya ni Gerald Anderson na yan? Oh my God! Bakit? Pinangalanan talaga. Umuwi ako sa bahay, ha? Hating gabi. Galing ako, kahit ako sa trabaho, pagod ako. Nakaganyan ang asawa ko. Sabi sa akin, nabaitan mo ba yung ginawa ni Gerald Anderson kay Bea? Sabi ko, hindi. Sabi niya, pare-pareho kayo. Pero wala naman ako ginagawa. No. Pero hindi ko alam sa iba, pero wala akong alam dyan sa mga genetics wow. na yan. Hindi, wow. Ako alam ko, confirmed yan talaga. Mga lalaki, deny and deny until you die. Yung ex ko, may anak na, dalaga na, hanggang ngayon, hindi pa niya inaamin yung kasalanan niya. Never more siya maririnig, sorry. Dead ma. Totoo! Ay, nako, hindi. Dalaga na, hindi pa rin umaamin. Siyempre, kilala ko na yung anak, di ba? Parang tinuring mo na rin stepdaughter. Pero, for him to really say, I'm sorry, Patpi, I made the mistake, never. Totoo. Kilala ko kung sino yun. Alam mo, di ba? Okay. Di ba may mga mutual friends tayo? Okay. Yeah. Itago na lang natin sa pangalan. Beep! Okay. So, ano ang gagawin mo? Manunugod ka ba? Pag nahuli mo, ano ang gagawin mo? Based from experience, yung mga jowa-jowa. Hindi, para sa'yo, ano ba yung nahuli? Ano? Yung in the act? Pagdating sa bagay na yon, non-confrontational. Ha, Jacqueline Jose? Yes. Oh. Jacqueline Jose? Mukha mo ka lang. Oh, ganun. Mata-mata lang. Umalis ka na sa bahay. Oh. Hindi na kita kailangan. Pag-uwi ko dyan, wala na dapat ang gagawin mo. Ganun ba, Jacqueline Jose? Ganun lang. Oh. Tapos hindi ako sumusuko hanggat hindi ko mismo nakikita or wala na talagang bonggang-bonggang ebidensya. Ganun ang nangyari. Naghihintay ka ng ebidensya. Naghihintay ako. Pero, pagkatapos nun, huyo ka na talaga sa akin. Hangin ka. Ikaw ang magpapagod para iwin ulit sa akin yung friendship. Friendship? Okay. So, ikaw, ano? Yung style mong yun, ano yun? Deadma style? Ito, aminin ko, nung dati, nung yung mga cellphone hindi pa smartphone, yung wala pang mga lock-lock, di ba? Kunyari, tulog, di ba? Pupunta ka sa banyo, naku, bubuksan mo, titingnan mo yung mga messages. Pero doon mo talaga malalaman. Doon mo malalaman sa cellphone. Yes. The best way to know if your partner is cheating, that is cellphone. Where. I'm too proud to do that. Meron mo lang, parang iPhone ko, pag na-panic na ay. Kasi nga dati nga, hindi pa smartphone, di ba? Ngayon may face recognition, may passcode. Eh, dati wala eh, bubuksan mo lang. Yung mga Nokia pa lang noon, di ba? Simple pa lang noon. Madali, doon mo makikita. Alam mo, eto sinasabi ko parate ha. Kaya hindi ako nag-iimbestiga, hindi ako... Una, masyado akong proud. Ayokong tingnan ng cellphone niya. I believe in privacy. I also believe
na kung para sa'yo, para sa'yo. Okay. Kung ayaw na sa'yo, edi iwanan sabi, ka na niya. Ako ganun. Sa marriage vows pa lang namin, ay wala akong ano ha, hanggang kamatayan ha. Ang marriage vows ko ako nagsulat. Hanggang sa kakayanin ko, yan ang linya ko. Hindi ako nagbibiro. Sa harap ng dambana, walang masasabi sa akin ng langit, hanggang kaya ko lang. Ako naman very confrontational. Hindi ako Jacqueline Jose katulad ni Kaka. Hindi ko kayang pigilan yung sarili ko. Mo. Feeling ko mabubulok siya inside me. Kaya very confrontational ako. Saka in the heat of the moment, mas mahirap mag-deny in the heat of the moment. Diba? Parang, hoy! Ay, Annabel Rama. Maricel Soriano. Maricel! Huwag mo akong matere-tere. Are you doing it with my husband? Huwag mo akong matere-tere. Ganon. Ako sa lalaki, mas gusto ko yung tahimik. So, mababay na ikinig para sa inyo to. Natutulog ako. Tumayo ka. Natayo ako. Madaling araw, madilim. Alas tres, tumayo ka lang sa harapan ng asawa mo. Wala kang gagawin, madilim. Tapos natutulog ako. Pag napamulot ako ng matalaga ganun, hey, may babae ako! Aamin talaga ako eh! Aamin talaga ako! Aamin ka talaga. Dahil hindi mo alam ba't nakatayo eh! Kung yung asawa mong babae, mahuli mo, anong gagawin ko? Nako, ano ko, hindi. Pag nahuli ko, unang-una, bubuhusan ko sila ng malamig na tubig. Para mapasma! Ibang klase ito. Hindi, pag ako nahuli ko, pag ganun, ano ako eh, lalayo ako dahil ano yan eh, walang panalo dyan eh. Mm. Okay. Una-una sa mas magaling ba magtago ang babae? Mas magaling. Oo. Sa affair? Wala ko alam nga. Depende. I wouldn't diba? Know. Hindi pa ako pero, na. Pero, umamin ka na. Pero may ginawa ko dati na Julie ko na eh. Na Julie ko na. So, ano yung circumstance ang pagka-Julie mo? Nakita mo mismo? Ano, Julie Abdasa na nahuli. Julie Abdasa. Ano, sabi niya may kasama daw siya mga barkada lang. Mm. Eh marami nagchuchu sa akin na kasama yung ex ganun. Oh. So ganito yung mga stylean ko. Mahal, ang papahuli sa akin ha. Shushutulin ko yung anis mo. Jujubo mo yan. Pag sinutol ko, oh my God. Nangyari na yung sa akin kasi alam mo yung huwag ka magalit kasi may exam ka. College ako na parang, Ano? Yung gigil na gigil ako, yung gusto kong ganun eh, no? Okay. Andaan mo? O, natakot ba? Natakot! Ah, okay. Natakot yan siya. Pero ang tanong ko, ilang beses mo bibigyan ng chance yung nangangaliwa mong jowa? Isa lang. Pati. Ako, I gave him a second chance. Kaya nga nakadalawang anak pa kami. Ay, Jesus! O, diba? Kasi, nung nalaman ko nga, may anak na ako, diba? So, naghiwalay kami. Kasi, yun na nga, nag-gather ako ng ebidensya, tapos na-confirm nga. Tapos, umamin, hindi man umamin, pero they tried to fix things. Pero sabi ko, ayoko na. Aww. So, we were separated for 4 years. Mm. And then, he tried to win me back. O, sabi ko, sige, let's try it again. O, de, kaya nga ako nagkaroon ng pangalawang anak. Oh, pero yung second time, nung naghiwalay kami, dahil talagang hindi kami bagay. Pinakinggan mo ba to nung naghiwalay kayo? Ano kanta yan? Isa to sa mga pinakamasakit tsaka favorite ko to. Now that you're gone, I wish you never have to go. Now that you're gone, this pain I feel inside me just goes on and on. Now I know I need you, and I never should have let you go. Baka yan yung kinanta niya para sa mga. Pero wala pa yung kanta mo. Pero ang katiguring party, mahirap talaga ang ba't nabubulo ka? Bakit? Pag may asawa ka, ito imagine mo. Yung may away kayo, oh. Paano ka ngayon sa bahay ng asawa mo na malungkot ka? Oh. Di ba marinig mo yung, now that you're gone? Oo, okay naman tayo, matumiyak! Di ba paliwanag? May elgo kayo. Tintanan nga. Kaya ba, ano ba? Ngayon, pakasal-pakasal kayo. Ano nga ba ang tamang edad para magpakasal? Ay, este, magpasakal, magpakasal. Ang lalaki at babae, basihan bang edad sa pag-aasawa? Papi, ano bang edad? Alam ko, nagtatlong attempt ka dyan. Pag-uusapan niya sa pagbabalik ng TikTok! Topic na ito. Sa dami ng binibig ko, parati akong tinatanong kung kailan daw ako mag-aasawa. Ay, pwede ba? Naman. Pero sa Pilipinas, pinapayagan ng magpakasal ang 18 years old. Alam mo ba yun? Oo, pwede ka na. 21 ka na. Nasa kanila ang oras at panahon para mag-aasawa, pero mas pinipili nilang maging single. Masarap kasi maging tama. Single. Yes. I love being single. Tama. Meron bang tamang
bang edad para magpakasal? May kailangan bang ikonsidera before you tie the knot? Panoorin natin to. Magagarbo at mala fairy tale na entourage. Naglalaki ang mga venue. At complete attendance ng mga kaibigan at kaanak. Sino ba naman ang hindi nangarap ng ganyang kasal? At sa bawat okasyon na nga na ganito, lulutang na ang tanong na single. Bakit hanggang ngayon, single ka pa? Nag-uumpisa na pag-usisa kung kailan ka mag-aasawa. Ang tanong, ano nga ba ang tamang edad para makipag-isang dibdib? For me po, 25 pa, ano, mataas po. Kasi po, I know naman po, sa bawat relationship, kayong dalawa, may mga pangarap po kayo na gusto niyong tuparin. Kasi you need naman po na grow separately. Kailangan niyo pong tuparin yung sarili, pangarap niyo sa sarili, pangarap niyo sa pamilya, ganun po. So, bali, but by that time po, ano na po kayo, parang mature enough na kayo para i-handle yung isa't isa. Kaya yun po, kasi hindi po talaga joke yung marriage for me. Ang iba naman nating kapatid, naniniwalang wala itong pinipiling edad. Para sa akin, walang tamang edad eh. Sa tamang estado sa buhay siguro. Kasi, di ba, kailangan establish ka na. Kailangan may bahay ka na, may ipong ka na. Pagpakasal, kung ano na, nasa tamang pag-iisip, desidido na talaga mag-asawa. Base sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority, mumubulusok sa mahigit 240,000 ang bilang ng mga ikinasal noong 2020. Pinakamababa yan sa loob ng 50 taon. 27 ang karaniwang edad ng mga kinakasal na babae, habang 29 naman sa mga lalaki. Binibigyan mo buong pagkatao mo. Para kay Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP Director Father Francis Lucas, hindi dapat minamadali ang pagpapakasal. Marami pa raw kasing dapat isaalang-alang bago bitiwan ang mga katagang I-2. Ang paghahanda sa pagkakasal takes a long time kasi kailangan makilala mo mabuti ang iyong magiging asawa. Kasi pag hindi mo kilalang kilala, ay hindi kayo magkakaigi. Pangalawa, pareho kayo ng pananaw sa buhay. Pangatlo, sana pareho kayong walang addiction. Pati nga addiction sa isa't isa dahil para ka nakatuntong sa numero nun. At yung huling-huli, kaya mong tanggapin ang mga kahinaan ng iyong jowa. Ikaw, naniniwala ka bang edad ang basihan para magpakasal? Pag-usapan natin yan dito sa TikToks. Ako, kapag naiimbitahan ako na magsalita sa mga career talk, sa mga estudyante, parati ko sinasabi sa kanila na number one, tip to success, magbigay muna kayo ulit sa magulang nyo. Paano mo gagawin yun kung mag-aasawa ka na? Yes. Kailangan tulungan nyo muna ang mga magulang ninyo bago kayo magpakasal sa iba. Okay. Ngayon, even in first world countries in Asia, Taiwan, Singapore, Japan, ang median ng pagpapakasal ngayon para sa lalaki at babae, 35. Yes! Wow. 35. Ang natutunan na nila yung power ng pera. Yes. Yung kumikita ka, meron kang freedom. Yes. Diba? Yun. So sana magkaganon din sa Pilipinas. Correct. Alam mo, kung wala lang biological clock ang babae, I would really recommend they get married later. Kung pwedeng 40, 35, 40. Mm-hmm. Kaya lang kasi ang mga babae, naghahabol eh. Oo. Kasi alam nila hanggang 30, 35 lang sila po pwede. After that, may risk na high pwede risk pregnancy. Pwede na mag-freeze ngayon ng itlog. Pero mahal yun. What I'm saying, yung mga karaniwang. Oo, karaniwang. My generation, yung mga barkada kong girls, mga tagi-isang anak lang sila. Two at the most, di ba? Ang hirap ng buhay ngayon, kailangan dalawa lang kaya anak. Nga. So ako talaga, ang mapapayo ko, yung mga babae, at the earliest, 30. Kasi at least yung 5 years, 30 to 35, yung 5 years to have one or two children in between. Okay, kailan ka ba nagkamali? Ano ang ano ang edad na nagkamali ka? Yung first marriage ko, 23 years old lang ako. So fresh. Oh, so fresh. Kasi yun yung uso, 'di ba? Noong panahon na yon, talaga yung mga 20s. Panahon ng mga parents natin, 18, 'di ba? Yun oh, sa probinsya, ganun pa rin. Dati, 'di ba? Ang bata-bata. Ngayon na nga lang medyo tumatanda. Ngayon, pag may mga nakakausap ako, mga 27, tama nga yung PSA, mga 27 to 30, doon sila nag-uumpisa mag-isip. Bata pa rin yun. Kaya nga, kasi ang babae, kasi kung hindi hinahabol ang biological clock, I'm sure later pa yan. Hindi ako naghahabol, ha? Oo.
Nabanggit ni Corina yung Japan. Japan is so underpopulated. Oo, kasi ang mga babae ngayon, inuuna na yung career. Yes. Marriage, di ba? Yes. Kinausap ko yung nanay ko na pinagmamalain nila na napakahigpit ng panahon nila. Di ba? Pero ang nanay ko, 16 anyos na buntis. Oh, yun na nga! Pero ang dahilan nila noon, alam mo, ang karanihan dahilan ng mga noong panahon na mahigpit ang mga parents, gusto nila makatakas sa family. At ang order para makatakas, magpapakasal sila, para magkasal sa rimboy. Yun ang dahilan niya. Pero ako, ito experience ko. Nagkasawa ako 24. 23 yung wife ko. Wala pang ipon. Nabuntis ko kasi dahil sa sex. Hindi kasi ako na-inform. Pero ito sasabihin ko. Nung 24 ako, may mayaman kasi yung ano na pangasawa ko. General story. Maganda yung babae, gwapo yung lalaki. hindi. Ang akala ko nung panahon na yun, yun na eh. Hindi, madaling lang magsalita ngayon tayo. Pero yung ako, nung panahon na yun, parang eto na, this is it. Pag kinasal ako, wala. Pero kung ako papipiliin, real talk to, mag-aasawa ako ng 35. Kasi bakit? Nung meron akong asawa, doon ako nagkaroon ng pera. Doon ako naranasan yung parang independent. Yung pera ngayon, kaya lang may pamilya ka na, wala. Ano ka ngayon? Yung parang nanadamoy mo yung pagbibinata mo. At nanadamoy, nung nagkaroon pa ako artista. 37 years old ako nag-artista. Sus Mario, si pandami kong pera. Gusto ko yung iwalay ng asawa ko. So dapat nag-asawa ako ng 40. Ayan yung nararamdaman ko ngayon. Oh. Kung bakit sa hinabahaba ng panahon na lagi kong sinasagot. Pag tinatanong, ba't di ka pa nag-aasa? Di kayo nakaisip, kayo gumawa. Kasi ngayon lang ako nag-e-enjoy. Pagtungtong ko ng 40, na medyo okay na yung family ko, medyo okay na ako. Kaya nga nandun ako sa estado ng buhay ko na pwede na akong tumanggi sa work. Kaya ko na kasi dati hustle, di ba? Yung talagang pak-pak, tanggap-tanggap. So ngayon, kasi nandun na ako sa estado na ngayon ko palang ine-enjoy. Dadagdagan ko pa ba ng sakit yung ng ulo ko? Di ba? Hindi ko na dadagdagan yung sakit. Mabilis na example lang, mabilis na example lang. Nung binata ako, may barkada ako na nakakotse. Pangarap ko magkakotse, na kotse ko, gano'n. Yung may asawa na ako, nagkakotse ako. Hindi na ako pwede mag-chicks na may kotse. Ngayon naman, may driver na ako. Habang nakaupo ko sa likod, na-realize ko kung binata ako. Nakalabas ako sa sandbox, gano'n ako, it's all in the world! Eh, may asawa, dalawa anak ako. Eh, di tahimik ako sa likod. Baka naman yung asawa mo yung swerte sa buhay mo. Kaya. Ay, andodo na ako. Biglang cambio. Ang sinasabi ko lang, Ate Kuring, nadaan-daan kayo sa pagdesisyon dahil baka hindi pa ito. Yes. Kasi yung iba dyan nagmamadali, kala nila, this is it. This of course. Yes. Laging may something better. At hindi lang pera, ha? Yung sarili mo hindi pa buo. Yes. Hindi pa buo, prinsipyo mo. Yung mga, hindi ka pa mature. Mga definition mo sa buhay, wala pa. Hanggang hindi ka nagtatrenta, 35. Yun. May anak ako, si Gabby, my daughter's 21 years old. Sinasabi ko sa kanya, Gabby, don't get married too early. Enjoy. At the very, you know, at the very least, dapat mga 30 ka. Then she was saying, yes, ma'am. So ngayon, yung mga kabataan ngayon, parang ganun na nga edad ang tinitingnan nila, 30. Sa batas, 18. Correct. Yes. Yes. Pero sa Vatican, 14, pwede na. 14 ba 16? 14 ang babae, 16 sa lalaki. So pwede na. Okay, so may batas. Pero sa LGBT, ano ang batas? Speaking of the community, LGBTQIA+ community, marami akong mga kaibigan, and ako rin, hindi ko alam kung marriage material kami or ako. But I'd like the option. Mm-mm. Sana meron akong option na pwede ako magpakasal. Kasi I think this is my personal view na yung mga relationships within the community, parang hindi kasi siya umaakyat to another level. Mm-hmm. Diba? Kalimbawa, kayo pwede kayong boyfriend-girlfriend, tapos pwede kayong mag-asawa, pwede kayong magkaanak. But our community, parang nagiging monoto na siya. Kasi walang next plane. So sana, magkaroon ng ganon. Kasi, you know, when I visit my friends in other countries and they're married, mas nagpa-flourishing relationship. They're allowed to own property together, tapos pwede silang mag-adopt. And you can see that although it's a different kind of family, healthy din naman yung family. Mm. So when I attended World Pride nga in New York, sabi ko, ano pa bang pinaglalaban nito? Because Pride is a protest, di ba? So nagmamarcha kayo kasi may pinaprotesta kayo. Eh meron na silang marriage equality. So it's basically a celebration na in first world countries. Kasi
I think ang pinakabasihan na equality is marriage equality. Oh. Diba? Yes. Parang ganun. Ako, parang sa Pilipinas, matagal-tagal kayo. Kasi makiti dito. Nakita ko yung reaction ni Patpi nung sinabi yung Tropilo White. Ang gusto kasi ni Patpi, Tropilo White. Yung binabalibaribag sa sarap. Sinahagi, sini-change siya. Yung ganun si Patpi. Okay, talking about trophy. Trophy. Oh, pag-usapan naman natin ang mga corona. Ang galing sumi-swing. Alam mo ba, marami nagjo-join ng mga beauty contest kasi they want to avoid na nga the topic na kailan kayo kakasal? Kailan ka ba mag-aasawa? Oh, hindi mapagkakailang fan na fan ang mga Pinoy ng beauty pageant. True. Sabi nila nga, malaking bagay ito dahil nakaka-empower ng kababaihan ang tingin nila sa mga pageant. Ang mga experts, sabi nila, paraan naman daw ito ng exploitation. Kasi naman ang mga swimsuit, no? Wag mo makialam, Anis. Oo, mawala na lahat. Wag lang daw yung swimsuit. Oo, pag-usapan na yan sa pagbabalik ng Ding Dong! Wag nating pakialaman. Sabi nga nila, ang Pilipinas ay ang beauty pageant capital of the world. Oh, isa sa mga pinaka nahuhumaling sa pageants ang mga Pilipino. Correct. So bakit nga ba ganoon? Pero ang tanong ng marami, ito ba ay nakakapalakas ng imahe ng babae o ng kanyang pagkatao? O ito'y eksploitasyon at nakakasira sa imahe ng babae? Kung lalaki ka, papayag ka ba ng anak mong babae ay pumaradang nakaswimsuit? Yan ang tanong. Di ba? Ano ba talagang ipinaglalaban ng mga beauty pageant? Panoorin natin ito. The top 15 is for the Philippines! It's the most beautiful day in the Philippines and the universe kapag nananalo na ang pambato natin. Hindi maikakaila ang pagiging fan ng mga Pinoy sa beauty pageants. But I stand here today because someone believed in me and we owe it to our children to believe in them. Kapungha! Panahon pa nga daw ng ating ninuno. Nandiyan na ang mga beauty contest na simpleng ganda ang puhunan. Puhunan lang talaga ng mga babae is ganda ng mukha at katawan. That matters a lot during those days. Pag ang beauty contest, ikaw, kitang-kita ka na kaagad kahit na wala kang masyadong makeup, kahit na ano klase ng damit mo noon, ano, panalo ka noon. Simula ng unang manalo ang Pilipinas sa Miss Universe, kung saan nakoronahan ang Pinay na si Gloria Diaz. Marami ng mga beauty pageants ang nagsulputan. Ang fashion designer at beauty queen discoverer na si Mama Rene Salud, mahigit 4 na dekadang nakatutok dito. Sabi ni Mama Rene, napakalaki ng pagkakaiba ng mga contestant noon at ngayon. Noon talaga walang pagbabago. Kumisiraman ng ipin, kaunting pasta, kaunting jacket. Pero hindi katulad ngayon na buong bunga nga, tatanggalin mo at lalagyan mo ng isang katutak ng ipin. Ginagaya nila yung mga look ng mga taga-ibang bansa. Kaya, as you notice, mga Pilipina, primero Pilipina, mami, makikita mo, Latina na dating. Ang beauty queen, pag sinabi mo, gandang babae, as is ang babae, walang turok dito. Parang kabuti ng nagsulputan ng mga beauty contest sa bawat baryo at barangay, lalo na tuwing piyesta. Ang kababaihan, ang pananaw ni Mama Rene ay nagiging instrumento daw ng komersyalismo at eksploitasyon. Ngayon, ang daming beauty contest. Hindi maintindihan ko anong title. Alam mo, that's exploitation ng babae. Masyado nila ginagamit ang babae sa kanilang negosyo. Naging masyadong negosyo. Okay, naniniwala ko na there should be business in beauty contest. Pero dapat naman, ano, balance naman. Nagmumukha tayong circus sa beauty contest. Empowered naman ang mga kababaihan daw ngayon dahil sa mga advokasya nito at pinaglalaban. Ayon kay Norman Tino, isang pageant expert. Mga pageants natin ngayon, hindi sapat yung maganda ka lang eh. Hindi sapat yung sexy ka. Hindi sapat yung magaling mag-ayos yung glam team mo. Hindi sapat na ang gaganda ng mga gowns mo. Kailangan may
pinaglalaban ka rin, even on a personal level. It doesn't have to be napakalaki. Hindi naman naghahanap ng earth-shaking from the time that we won Miss Universe via PIA Awards back in 2015. Pumapasok na yung mga advocacies, yung mga causes ng mga kababaihan na sumasali at nanalo sa mga beauty pageants. Eksploitasyon o magbibigay ng kapangyarihan upang mabago ang mundo? Ano ba ang role ng kababaihan matapos makoronahan? Pag-usapan natin dito sa TikToks. Oh, meron palang ganong issue na ngayon na maliban sa eksploitasyon, yung pinapalitan lahat sa mukha. Right? Yung talagang super, pati binabali pati ito, pinapalitan lahat ng ngipin. Oh, isa pa palang bagong issue yon kasi nauso na nga ang aesthetics. But I think the reason why relevant pa rin siya sa Pilipinas, kasi it's the perfect Cinderella story. Very aspirational, di ba? Sumali ka ng contest, nanalo ka ng Miss Universe, magbabago yung buhay mo. So, so kasalanan ba yan ng mga pinapanood nating mga Cinderella nung bata tayo? Mga love story, mga teleserye. Oo, yung kailangan may corona ka, di ba? Kailangan makoronahan ka, reyna ka, ganon, prinsesa ka. At saka yung mga iba, maliliit pa lang sila, hinuhulman na talaga sila maging beauty. Contesera. Yun ang tawag sa kanila, di ba? Lahat ng contest, Miss Barangay, Little Miss Barangay, Little Miss Philippine, Little Miss Maurel. Very grassroots kasi siya. Kahit sa ang barangay, may beauty pageant. Form of entertainment. Pero bakit ganun pagka rumarapan na silang naka-bikini? Feeling ko, sorry po ah, pero parang physical. Marami naman nagsasabi, hindi dapat physical ang batihan ng kagandahan. Saan ngayon yun? Ano sa palagay mo? Lalaki ka? Tanggalin daw yung beam suit. Ako ang gusto kong tanggalin dyan yung evening gown. Bakit? Kasi sa gabi mo lang magagamit yun. Yung swimsuit, naka-swimsuit naman tayo sa ilalim nating mga damit. Ako yung swimsuit na, alam mo, sa totoo lang ah, real talk to. Hindi ko siya pinagnanasaan kasi kasama yung sa contest yun sa akin. Totoo? Totoo, contest yun sa akin. Never akong nag-ano. Matay? Oo, totoo lang. Pag ako nanonood ako ng Miss Universe, sa akin contest yun eh. Iba yung tingin mo. Representative talaga ako. Kaya hindi ko naisipan. Kasi naman, yung Miss Universe, very prominent yan. Prestigious yan. Pero yung mga iba, yung mga, ewan ko, ano bang... Bakit? Pwede naman ano. Meron kasing mga pageant na in-exploit yung mga yun, babae. Diba yung marami ng exploitation na nangyayari. Like for example, may mga pageant na yung mga girls, mga kandidata, nilalako sa mga sponsors, sa mga judges. May mga ganyan. May mga function. May na-attendan akong beauty pageant dati. Kasi nagsusulat din ako for beauty pageant na nagpunta kami sa isang function, tapos sabi ko, bakit puro lalaki yung nandito? Mm-hmm. Tapos parang mga businessmen, mga foreign nationals. Sabi ko, bakit ganun? Walang ibang ano. Correct. Pero, ang napansin ko lang, agree ako kanina sa binuksan mong usapan, yung pagkaparitoke. Doon ako ano, kasi paano na ngayon? Pagandahan na ngayon ng pagre-retoke. Hindi mo na alam ngayon kung ano original na itsura. Pero pinapayagan, ha? Pinapayagan. Pero ibig sabihin, pero wala pa ako narinig na nag-critic ng swimsuit. Nakarinig ng swimsuit. Pero ano narinig? Nakritik sa sagot. Sumabi kayo. Gusto niyo magano? Miss Q&A, may sumagot na palpak. Di ba viral? Correct. Tapos yun, sasabihin niyo. Pero maka talaga doon. Di ba ikaw sabi mo may ano ka tungkol doon sa mga nagpaparitoke. Ako naman, I have a beef yung ayoko na yung masyadong mix. Kasi di ba, no offense, like the Miss Universe now is half Filipina, half Miss USA. Gusto ko sana pag sabihin Miss Philippines, talagang galing Pilipinas, hindi yung may kalahating Naku, marami yung nakakalaban. I know, I'm just saying. Kasi unlike yung panahon ni Gloria Diaz at saka Margie Moran, alam mo kaagad na Pilipina. Ngayon, pag sabihin Miss Philippines, hindi mo alam, pwede siya pala sa Miss USA, pwede pala siya sa Miss Australia, pwede pala siya, di ba? Our past Miss Universes, Mrs. Universe are half si Catriona at saka si Tia, di ba? Yes, you won't know that they came from the Philippines. Pero, number one sangkap ang Philippine blood para gumanda. Yan ang talagang formula. That's true. Sa lahat ng manonood ng mga ibang nasyon, ang Pilipino po ang kailangan nyo para gumanda po ang lahi nyo. Team Australia, Team Italian. At magdugo po namin ang catalyst. Ay, nako, nag-a-apply na naman ito, magsaboy ng kanyang, ano.
Magsaboy ng kanya anong tawag doon. Binihin. May aamin na ako sa'yo. Nakuha na ako ng beauty pageant. Ito, real talk to ha. Nakuha na ako mag-beauty pageant na ano sa Pegasus. Judge. Sa Pegasus? Yung beer house. Totoo. Ikaw ang nag-judge. Oh, pinapili ako ng mga kategory. Gown, swimsuit, saka Miss Q&A. Right. Saan sa tingin nyo? Anong pipiliin ko? Evening gown. Swimsuit. Mag-gown ako. Anong gabing sa gown? Sa gown. Ah, gusto ko yung pagkakakat ng ano nyo. Sa Miss Q&A, ang ganda ng sagot mo. Hindi! Sabi nga, ano, doon ako sa swimsuit. Sa swimsuit. Ang ganda kasi maglakad ng mga mabahay pag naka-swimsuit. Patingin. Para susundan mo talaga, parang papunta dito ako, papunta dito. Naku, ha? Pero itong tanong ko kay Alex, pag naka-swimsuit, ano yung unang tinitingnan mo? Yung dibdib o yung legs? Yung ugali. Gusto mo ba ako mabash, ha? Walang naniniwala. Saan talaga ako sa cleavage talaga ako tumitingin? Boobs kasi ang ano ko eh. So merong legs, merong legs. Pero ako sa boobs talaga ako. Pero agree ba kayo, ikaw, tanungin kita, agree ka, trans is already allowed. Dapat, kasi ang standards ng beauty, dapat nagbabago rin with the times. Diba? Kaya ngayon, ganun ang pananaw ng and community. And the year of Catriona was really the first time na merong trans Spain. Na candidate from Spain. Oh. Tapos binigyan siya ng special moment. Tapos sinabi niya sa interview niya, it doesn't matter if I win Miss Universe. What matters is that I'm here. She penetrated. Yeah. Tapos hinawakan niya yung ground. So ibig sabihin, to signify that, I was here. Galing, so, that's a breakthrough for all of us. Kasi ngayon, pwede na rin yung mga ano, pwede na rin yung mga may asawa. Yes. So expansive na yung definition of beauty. Kasi doon talaga magiging irrelevant ang beauty pageant pag isa lang yung standard of beauty mo, yung isa lang yung hulma. So dapat with the times also, nagbabago yung definition of beauty. Kasi iba-iba naman talaga yung anyo ng kagandahan. So ibig sabihin, kahit nanganak ka na, medyo maluwag na ang abs mo. Yes, pwede na. Pwede sumali si Corina. Yes, so, nakaka-pressure. Hindi lang yan. Dali-dali anak mo. Our Miss Universe contestant with 10 kids. Okay. Ah, wala pagka ganun, panalo na ako. May Pepe and Pilar ako. Chucky, may name pa lang. Panalo na. Palitan nyo yung standard ng height. Ano ba? Kung hindi. Tsaka diba yung bago Miss Universe nanalo siya kasi sinabi niya the age limit is too low. Oh, yes. Dapat daw ano, hindi daw ageist. So sabi naman niya, yun. Increase the age limit. Ano na bang age limit? 28. Pwede na bata. Pwede ko rin. Alin, alin. Kaganoon sa stage yan. Pataas yung diba lang. Ilaw. Ilaw. Yung ilaw. Ilaw. Yung ilaw. Thank you. Kaganoon yan, oh. Saka nalapit lang sa Badibala. Dito lang yan. Ilaw. Tapos sasabihin niya sa judge. Ilaw. Hindi mo alam yung tanong mo. Corina Sanchez. Kabuhay. Sundan mo ako. This is Corina Sanchez, Rojas. This is your question. Are you sure about that? Please rephrase your question. Are you sure about your question? Gaganon yan. Cue music. Cue lights, gaganon yan. Hoy, wag change topic na tayo. Pinag-iinitan nyo na ako, ha? Okay. Alam mo, not in the next Miss Universe, in the next lifetime. Pag medyo nakadagdag na tayo ng inches sa height. Okay, magbabalik pa kami. At huwag kayong lilipat po ng channel para may chika kayong mapimiss dito lang sa TikTok! Ang mga sagot sa mga tanong natin, anong gagawin mo pag nahuli mo ang jowa mo? Karamihan sa atin, mananahimik. Bibigyan ng second chance. Diba ang sabi natin? Ikaw nga yung second chance. Pero ako nga, sabi ko, nag-collecto muna ako ng ebidensya para i-confront siya. Nga pala si Soko, nga pala siya. Ikumusta muna lang kami kay Gasa Belgasa. Okay. Pagkatapos, yung susunod na tanong natin ay... Edad. Okay. Uh-huh. Lahat tayo, 30 pataas. Yes, ayan. O sa beauty pageant naman, nakakatulong ba sa babae o hindi? Yes, aspirational. Oo daw. Kung gusto yung baliin ang mga panga ninyo, nasa sa inyo na yun, di ba? At kung gusto nyo maging titulo, titulado, di ba? Di sumali ka talaga ng beauty contest. Pero definitely, hindi yan mawawala. I know. Hindi yan mawawala sa kultura natin. Yes. Kahit ano pang opinion natin dito. Talaga. Sa dami ng mga Beckys dito sa Pilipinas, na talaga, di ba?
At saka obsessed tayo sa pagpapaganda. Oh. Gusto natin lagi nakikita natin maganda. Yeah. So, huwag niyong wawala yung beauty pageant kasi may iinit ang ulo ng mga beki sa mga parlor pag ginugupit ang kamay. Ano nga lang joke mo, ha? Patatawag ito? Binigay ko sa'yo dahil alam ko nag-post ka noon dati. Ay, inis ka dyan. O, teka muna, wala nang katapusan ito. Basta tandaan po ninyo dito sa aming programa, iniisip nyo pa lang amin ang pinag-uusapan. Kasi pag-usapan na ang dapat pag-usapan. Pero sa trip ha, walang basagan. Pero kasi dapat wala nang outdated na joke. Dahil lahat kayo ay aming pakikinggan. Okay. Grabe ka sa'yo. Oh, ayan o. Nakikita nyo masaya dito kaya magsama-sama ulit tayo sa Sabado alas 8 ng gabi sa 1PH at TV5. At makakasama nyo ang napakagandang show na tinatawag na... Hey!